mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa akin. At mas pag-uusapan. Saan kaya bigla yung panty ko? Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rockitera, ang inyong Basa Princess, ang tagapag-protekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang Top Secrets kung saan pwede kang magbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Hello po, good evening. Wow, napaka-relaxing naman ang voice mo na may pagka-sexy ang dating. Pwedeng malaman kung anong pangalan mo or alias? Tawagin niyo na lang po kung sa pangalan. Nika? Nika. Opo. Ayan. Hi Nika, taga saan ka? Taga Pampanga po. Kabalim, biyasa ka magka-Pampangan? Ay, hindi po. Akala ko naman! Marunong ka magkapampangan. Inibento mo lang ba yung Pampanga na lugar mo? Hindi po. Actually, nakastay ako ngayon sa Pampanga pero yung originally is from Samar po. Ah, taga Samar ka pero napadpad ka sa Pampanga para sa trabaho o para sa pag-ibig? Eh, hindi po. Dito na po kasi kami nagstay dahil yung ex ko. Okay, so diyan ka na nakapag-stay. Okay. Opo, pero laking opo. Summer ka? Opo, Tagalete po. Ah, okay. Kala ko kapangpangan ka kasi basta kapangpangan, manyaman. Wala ka nang natutunan na ibang salita sa mga kapangpangan? Yun lang po, manyaman. O, anong ibig sabihin ng manyaman? Masarap. Ah, diba? Basta kapangpangan manyaman na magluto. Masarap magluto, diba? Opo, masarap kasi na magluto. Alay mo ba, Luit, ang malago, ampong masanting? Ah, malago, alam ko po, maganda. Mm-hmm. Maparas, maanghang po ba yun? Yes, maanghang. Opo. Masanting? Hindi ko po alam. Few months lang po kasi kami dito eh. So, kailan lang kayo pumunta dyan sa Pampanga? Like, nung June lang po. Dahil sa ex mo yun? Opo. Ah, okay. O, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Parang medyo mahaba-haba itong kwento mo tungkol sa ex mo, ha? Ano ang top secret mo, Nika? So, ito po yung top secret question. Dahil po sa ex ko, which is 3 years na kami. And then, my best friend din po ako na taga Leyte. And yeah, matagal na kami, before pa kami naging best friend nitong taga Leyte, is kami na ng ex ko. Which is Japanese po siya. Mm-hmm. We will see mga 65 years old. And then, meron kayong ano yun? My best friend po ako na nakilala niya, mm-hmm. yung ex ko. Mm-hmm. Ano yung binabanggit mo kanina na 5 to 6 years old? Ano yun? No, 3 years na po kami, okay. ng ex ko. 3 years na kayo ng ex mo na Japanese. Tapos itong Opo. Best friend mo, ilang years na kayo magkaibigan? Like 2 years pa lang po, almost 2 years. Pero best friend mo na siya, 2 years. Opo, opo. San kayo nagkakilala nitong best friend mo? Sa Leyte po, kasi neighborhood ko siya. Kapitbahay mo. Opo, okay, opo. San mo naman nakilala itong Japanese na naging boyfriend mo? Sa dating app po. Uy, pwedeng malaman ko anong dating app yan. Anong kulay niyan? Kulay blue? Ay, kulay yellow? Pula po. Pula? Uy! Opo. Pula? Opo. Yung pula, may swipe right din ba yan? Opo, opo. Swipe right, swipe to the left. Ayan o. Nakailang swipe ka bago mo natagpuan yung hapon na boyfriend mo?
Actually, first day ko noon eh, nung nakita ko siya doon. Oh? First day ko doon sa app na yun. So, yun na po. Parang nag-swipe to the left, right. And then nag-match kaming dalawa. So, doon na po nag-start yung conversation namin. Which is, nandun pa po ako noon sa Samar. Ah! Opo. Tapos, nagkausap kayo. Nag-video call ba kayo agad? Opo, always po kami nabibideo call. And then, nag-decide po siya after few months ng pag-video call namin. And then, after few months, nag-decide siya na umuwi dito ng, ano, ng Pinas. So, nag-meet kami every 3 months. Wow! Pinupuntahan ka niya dito every 3 months? Opo, hanggang sa nagkapalagayan po ng loob na kapag-travel na po kami out of the country. Uy, saan yung pinakamalayo niyong napuntahan? Hong Kong, Singapore, Japan, Thailand. Madami po. Marami na kayo napuntahan sa loob ng 3 taon. Opo. Tapos, kailan mo napakilala tong best friend mo dito sa jowa mo? Actually po, hindi ko po napakilala yung best friend ko dito sa jowa ko. Nang personal? Opo. Kasi, yung jowa ko lang yung pinapakilala ko dito sa best friend ko. Minimension ko yung jowa ko sa best friend ko, which is good naman lahat ng mga sinasabi ko dun kasi mabait naman po talaga yung Japanese. So yung jowa mo, hindi pa nami-meet yung best friend mo. Pero si best friend mo, parang in concept or by concept, alam na alam itong jowa mo. Alam na alam niyo po yung pangalan ng jowa ko. Alam na alam niya lahat ng story. Pero hindi never niya pa po nakita yung picture ng jowa ko. Mm-mm. Kumbaga siya yung pinagsisharean mo ng kilig tungkol sa jowa mo. Opo, opo. At kung may problema kayo... Pero nakita yung picture ng jowa ko. At pag may problema kayo ng jowa mo, sa kanya ka rin ba nagko-confide? Hindi naman po sa ganun. Hindi naman po lahat. Parang ano lang. May tinitira ka pa rin. Opo, opo. Eh, paano mo nasabi yung best friend mo yan? Saktong friend lang. Hindi po kasi sa lahat ng problema ko, sa lahat ng pinagsasabihan ko, except sa lahat ng problema namin ng jowa ko kasi ayoko din siyang madamay. Ah, okay. So, ganun yung klase ng friendship na meron kayo. Opo. Tapos, ito naman pong jowa ko, alam na alam niya yung best friend ko, pati yung picture or name ng best friend ko. Pero never niya pa pong na-meet in person. Mm-hmm. So, kilala nila yung isa't isa by concept. Never mo silang i-video call sa isa't isa. Like, oh, eto, best friend ko. Walang ganon, yung magkasama kayo ng best friend mo. Never po. Pero yung jowa ko, alam niya yung face ng best friend ko. Pero yung best friend ko, hindi niya alam yung face ng jowa ko. Yun lang po ang pinagkaiba doon. Okay. So, mas lamang itong jowa mo sa best friend mo. Ay, mas lamang ito. Oh. Ayan, tama. Opo, opo. Mas lamang itong jowa mo sa best friend mo. Kasi yung jowa mo, alam yung itsura ng best friend mo. Pero itong best friend mo, hindi alam yung itsura ng jowa mo. Opo, opo. Yun nga po. Mm-hmm. So, ito na nga po. Lahat ng pangangailangan ni best friend, like mangungutang, binibigay ko po. Mm-hmm. As in, kahit hindi na siya nagbabayad, okay lang sa akin. Minsan nangungutang siya ako na nagsasabi ka, kasi nga minsan few months na hindi pa nababayaran, which is alam ko naman yung kalakayan nila na naghihirap din naman. Mm-hmm. So, magkano ba yung inutang sa'yo? Like 5,000, 3,000, 1,500, 2,000. So, nadagdagan, accumulate. Nagpatong-patong na hindi niya na binabayaran. Opo, hindi ko na lang po pinapabayaran. Minsan, sinasabi ko na lang na, sige, wag mo na lang bayaran, okay na yan sa akin. Which is, madami naman din po siyang naitulong sa akin, which is, pag may napupuntahan kami, siya lagi yung kasama ko, which is parang nagiging guide ko na siya. Mm-hmm. Parang ganon. Tapos pag nagbabagyo kami, lahat ng family niya kasama. Mm-hmm. Ikaw ba sumasagot? Okay lang. Opo, opo, opo. Ako po.
Wow, ang generous mo namang klase ng kaibigan. Pati pamilya niya, ilan kasama niyang kapamilya niya? Yung asawa niya, yung anak niya, tapos yung pamangkin ng asawa niya. Marami-rami rin. Opo. Pero wala lang sa'yo yun? Like, wala lang po sa akin yun kasi money doesn't matter naman po kasi mabait naman po talaga siya sa akin. Kaya yun na lang din po ang parang nasusukli ko sa kanya na, you know, pag-treat na lang din sa kanya. Which is mabait naman po talaga sila sa akin at saka sa anak ko. Kumbaga sinusuklian so, mo lang yung kabaitan niya. Opo, opo. Yun na, yun po. And then, last month po, umuwi dito yung jowa ko. Kasi last 2 years ago, every 3 months umuwi yung jowa ko. Which is, alam niya yun, every 3 months. Tapos, this year lang po, nagulat ako every month na andito yung jowa ko. Oh, bakit daw? Opo, andito. Para sa'yo? Pero, opo, okay naman po. Kasi nagta-travel-travel naman po kami out of the country every month. So, last month po, mayroon kaming hindi pagkakaunawaan ni jowa. Ganun. I find out na may kachat siyang ibang babae. Oh. May, opo, opo. Paano mo nahuli? Paano mo nakita? Paano mo nalaman? Hindi kasi ako nag-ano ng cellphone niya before. Which is, recently lang may nagme-message sa kanya sa line app. And then nakalimutan niyang i-silent yung cellphone niya, which is lumabas siya para magtapo ng basura. And then nag-vibrate yung cellphone niya and then chinek ko. May nagpa-pop dun sa notification niya is babae yung name. Ay, nanginginig ako. So yun nga po, kinonfront ko siya. So sino yun? Sino yung babaeng yun? Meron ka bang idea kung sino yun? O iba yung pangalan na nakalagay doon? Hindi ko po kilala eh. Pero ang sabi niya, inopen niya yung ano message para ipakita sa akin. Hindi ko naman po maintindihan kasi yung message ng babae is Japanese language. So sabi ko, paki-translate kasi hindi ko alam. Dapat hindi mo pina-translate. Alam mo ko nung ginawa mo, yung cellphone mo, kung Android yan, meron yung Google, ano, may Google Translate yun. Yung kapag tinutok mo yung camera dun, matatranslate niya kung ano yung nakalagay dun sa screen. Oo, may pero ganun. Okay naman. Pero naman po, naging honest naman po siya. Naging honest naman siya. Opo. Okay. Naging honest naman po siya na ganito, which is, pinakita niya yung message and then translate ko din using the Papago app. May ganun. Gumamit ka rin opo, pala nun. Opo. Tapos, which is, tama naman yung sinabi niya doon sa explanation niya about doon sa girl. So, tungkol saan yung conversation nila nung babae? Pumupunta pala tong jowa ko sa KTV ng Malate. Tapos yung babae na yun is nag-work po sa Malate. Ano yun? Customer siya? O naghahanap siya ng talent? Ano ba? Opo. Customer regular siya? Regular customer po siya. Opo, regular customer po siya doon. At kapag nagiging customer siya doon, normally anong ginagawa niya? Uminom lang ba siya ng beer o nagtitable siya ng babae? Tinitable niya daw po yung girl. Tapos binibigyan niya ng isang lapad pag tapos niya mag-table doon sa girl na yun, which is gustong-gusto niya daw yung girl na yung tinitable doon sa KTV kasi magaling daw kumanta. So dahil sa talent, yeah, kaya niya tinitable? Opo. Gustong-gusto niya kasi na magaling kumanta. Ikaw ba nagustuhan niya rin dahil magaling kang kumanta? My God. Yun daw, yun ang sabi niya. Magaling daw yung boses ko. Pero hindi ko po alam. Dapat sinabi mo na mas magaling ka dun sa tinitable niya. Okay. O tapos, ano nang nangyari pagkatapos no? Naging maayos kayo ng jowa mo? Naging okay naman po kami, which is may pagka-arguments naman kami na siyempre hindi pagkakaunawaan dahil nga dun sa babae na yun. And then, after nun, the next day, nagkaayos naman po kami.
Ang problema po doon kasi dito sa Pampanga, which is Angeles naman na talaga eh. Also dito kasi yung mga bar din, di ba po? So, while pala natutulog ako, pumupunta pala siya, nagbabarhap po siya, daytime. Daytime. Wait lang, etong si Jowa, nag-for good dito sa Pilipinas? Or meron lang period of time na nandito siya sa Pilipinas? O pabalik-balik lang din talaga siya? Pabalik-balik lang po siya. Gano'ng katagal siya nag-stay? 1 to 2 weeks po. Ah, 1 to 2 weeks, tapos monthly siya pumupunta? Opo, opo. Madami rin pera. Para maka-afford ng ganun, ha? Tapos, ang Pampanga kasi, kaliwat-kanan dyan yung mga bars, eh. Diba? Opo, opo, opo. Kumbaga, buhay ang Pampanga ng gabi hanggang madaling araw yan. Opo. So, which is po kasi, ito pong problema. Kasi, nagbabarap pala siya during time, daytime. And then ako kasi, natitake anak talaga ako, like afternoon. So, habang pala nagtitake nap ako, siya pala lumalabas, hindi ko alam. Like 1 to 2 hours, nagbabarhap po siya, daytime. Mga anong oras yung and daytime na yun? Like, kasi yung mga ibang bar dito sa Angeles is open sila like 6 a.m. until 6 p.m. Alam mo kung bakit? Kasi may mga call center, may mga BPO companies dyan eh. So, marami din talagang bar na nag-open ng ganyan. Available na agad yung mga beer. So, sa malamang dun siya tumatambay. Opo. Tapos mostly sa mga bar dito, 24/7 po kasi. So, ito po ngayon. Inabanggit ko po din po sa kanya kung saan nagtatrabaho yung best friend ko. Which is, yung best friend ko nag-work din po sa bar. Mm-hmm. Ikaw din ba nag-work din sa bar? Hindi po ako nag-work. So, hindi ko po alam na pumunta pala siya doon sa bar ng best friend ko. Ano yun? Sadya niyang hinanap yung best friend mo? Hindi ko din po alam kung bakit. O sinadya niya ba? Or hindi ko din po kasi alam eh. Basta pumunta siya doon, tapos tinable niya yung best friend ko, which is hindi nga siya na-recognize ng best friend ko kasi hindi alam yung face niya. Sandali lang, paano mo nalaman ng information na ito? Hello po? Paano mo nalaman yung information na tinable ng jowa mo, yung best friend mo? Eh, itong best friend mo, wala namang kaalam-alam na jowa mo yun kasi hindi mo nga pinapakita yung picture. Paano mo nalaman tong information na to? Sa best friend ko po, to make it short, nag-make love na po sila. Binarfine po siya ng jowa ko. And then, ay, naiyak ako. Kumbaga, shinare sa'yo mismo ng best friend mo na meron siyang nakasama na lalaki na hindi niya alam jowa mo. Opo. Ay. Ito po ang problema kasi. Ah, sira ulo talaga tong Japanese kasi. Ito po, to make it short, nag-binarfine siya ng jowa ko, which is yung jowa ko kilala na siya, pati yung face niya. Siya hindi niya kilala yung face ng jowa ko, kaya sumama siya. And then, nung andun na daw sila sa room ng jowa ko sa hotel, which is pinauwi ako ng jowa ko nung time na yun kasi may inaasikaso ko sa bahay. Iniwan ko siya doon ng one day sa hotel nang siya lang mag-isa. Yung pala, nag-barfine na. Tapos yung binarfine niya pa is yung best friend ko. Okay, wait lang. Grabe, nashock ako dito sa top secret mo, ha? Pwede bang stay put ka lang dyan at stay put lang kayo, Kabisyo, dahil kami po ay magbabalik after a commercial break. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!